the word of God this afternoon. Ano po, actually, yung ako po minsan, eh, napapanahon na ito, ito ay love month, sabi nila. Opo, alam niyo po mga minamahal sa ating mga Kristiyano, hindi po napapanahon ako. Ano hindi po napapanahon yung panahon na kung saan ito ay iibig sapagkat mga minamahal ko. Every day that you hear the word of God, every time that you see your brother, every time that you hear a preaching, you always felt in love with the Lord and His word. Kaya po mga minamahal, ano po sa ibig oras, sabi po, bumubulit tayo, hindi po mapakatagal. Ano po, sundan mo na mag-aaral ng salita ng Diyos, maybe just about 5 minutes and 5 hours. Ano po, pero hanggang po makikinig sa salita ng Panginoon. Ano po, 1 John chapter 4, if you would. 1 John chapter 4, we will read about just 2 verses. Ano po, after this, we're going to start the preaching of God's word. At siya po ba kayo mga minamahal? Amen. For 1 John chapter 4, verse number 10. Sabay-sabay ba ito tayo? Verse number 10, and on verse number 8, sabay-sabay ito pa rin sa akin. Pwede na begin? Here is in love, not that we love God, but that He loved us, and sent His Son to be the propitiation for our sins. Verse 8, we love Him because He first loved us. Ito yung mga kaupunan, sabagat ako yung nakatayin na. For 1 John chapter 4, verse number 10. Here we see, ano po, in the book of 1 John, ano ating muling ibang minamahal muli at kung ating muling babalik ng tanaw yung ating muling binasa kanina. Ano po, sabi dito sa ating pong lesson, sabi niya, here in writing of Apostle John, clearly we see here that love is the main thing. Sabi po niya, dito kung ating mga minamahal, malinaw na sinabi po ni Apostle John, ano din mo siguro, the word itinago, o di mismo yung word adone. Yung word na lang doon, yung mga minamahal ko, hindi ko alam kung bakit siguro yung ni Apostle John to. Ito mga bagay na siguro, baka lalo ko yung siguro yung ito, para siguro agad po ano, hindi na pabagitin. Ano po? Pero malinaw mga minamahal ko, his main emphasis on writing this book, ano po, eh, he was talking and pertaining about love. At just about love, hindi po ito yung natapot in the earthly kind of affection mga minamahal ko. It's different from that. Na kung saan, parang kala natin na pagsabi yung pag-ibig, pag-ibig, meron sa babae, meron sa lalaki, nagkakilala, nagkaunawaan, sabi na nila, mag-end yung mukhang kumbay dito. Hindi ko yung nakalangako. Yung affection na sinasabi ko dito, it was heavenly. It was about God Himself loving the sinners and giving Himself for a prophecy. Ay, sabi niya, don't say prophecy, means sabi niya, handog. Ano po, isinakripisyo ang kanyang sarili para po mabayaran ang mga pagkakasala. And it was a divine na mga minamahal ko. Pero you can find a love na kung saan kaya tumapak sa pag-ibig ng ating Panginoon. So pag ay kung mabagyan ko muli, mapanaman ko yung sinabi ng John chapter 3, verse number 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ngunit ang katanong ko mga minamahal sa panahon at oras ito ngayon, sa iyong karalangan at sa ating mga karalangan, mga minamahal ko, is the book of John chapter 3, verse number 16. When you read it, it was open, it was again. At kung inyong pinitin ang binabasa nyo, o sinasama nyo sa iyong mga member verses, do you still, what they call that, adong pa rin ba yung kilig, adong pa rin ba yung train, na sa tuwing binabasa mo yung verse na iyon, naiiyak ka, na sinasama mo, salamat Panginoon, ako yung request mo. Adong pa rin ba yung mga pag sa tabi niya kita mo, tababasa mo yung gano'ng mga versikulo. Yung sinabi niya sa may verse, John chapter 4, verse number 10, here we see love. Sabi niya, ato pa rin pa yung mga basindi kaligaya ko kung saan nakikita mo at nalaman mo muli kung gaano kami na ako ng Diyos. That's right. O para ba nakikita naman sa iyong isang versin na dumaan lamang sa iyong kaisipan at pagkatapos mo ma-memorize after the prayer meeting wala na. Ang minamahal pa sa ako muli, kayo pong hapon ito muli, pumalawaan natin, it's all about God's love. Amen. It's all about God's love. It's not about us. Maminamahal ko, sapagkat kung wala sa sabi ng Bible, He first loved us. Pero wala na minamahal ko. Ngunit, nais ko yung bahagin sa inyo kung paano yung nakita ng Panginoon yung kanyang pag-ibig sa atin. Number one, ano po, tatawag ko sa ating bahagi ng pangaral. Number one, the position He left. The position God has left. Or the position Christ has left. Open your Bibles, the book of John. Ano po, doon po tayo ang magdodol sa book of John. At doon siya pangalakay yung book of John. Ano siya lang yan sa book of John. Ano po? John chapter 3, verse number 13. John chapter 3,
verse number 13. So someone read from the young people voice, John chapter 3, verse number 13. John chapter 3, verse number 13. Okay. And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of Man which is in heaven. Please read John chapter 1, verse number 1 to verse number 3, young people ladies. To some of the young people ladies, please read John chapter 1, verse 1 down to verse number 3. John chapter 1, verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Okay, verse number 14, the same chapter, chapter number 1 of book of John, chapter 1, verse number 14. So, basahin po natin ang sabay-sabay. At sino po ba kayo? Amen. Sige po, basahin po natin. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So, mga manang, hindi mo mapalag, hindi mo muli mga minamahal ko. It was not us who reached God, but it was God who witnessed us down from heaven, mga minamahal ko. Kung hindi mo muli at hindi mo muli mo lang, kung gaano isipin mo ha, kami ang wala pa lang katulong sa langit, kundi sa mayas siya, nalanggaan sa langit, ay bumaba dito mga minamahal ko. Hindi nila pag na, kundi nila pa lang kung unawain mo yung versículo sa langit, sa akin sa verse number 1 of John chapter 1, kasama niya ang Panginoon eh. He was in the beginning, at lahat po ng mga bagay ay nanggaan sa kanya, kundi pa minamahal ko. Yung Diyos na lumikha ng langit at lumupa, yung Diyos na nagbibigay sa inyo ng kalakasan, yung Diyos na nagbibigay sa inyo ng pagkain sa araw-araw, siya yung Diyos na nagpatawag-tawag para lang mabayan yung mga pagkakasala. Doon sa Kristo ng Kalbaryo, ano sabi ng Bible, binigyan kanya ng buhay na walang hanggan, binigyan kanya ng gawain, binigyan kanya ng ministeryo na kung saan mamiramal ko. It was not because of you. It was not because of your own strength, mamiramal ko. It was because of His grace and His love to you. Nakakalungkot pa namin kasi ano kung pinag-usama yung mga gawain ng Panginoon. Nakakalungkot ako saan, nakakalungkot na lang kung saan, gaano pa, gano'n na lang yung pag-ibig na sa kanila, tapos parang baliwala na lang sa kanila ng mga mga. So, sino ang position at hindi na mga nakalungkot? Kung ikaw siguro tatanungin ko, kung ikaw titignan ko, kung ikaw siguro magbulay-bulay ang mga nakalungkot, kung ikaw si Kristo, para sa isa lang makasalanan tao na wala namang kwenta talaga, kanina namang palitan na lang, gagawin mo ba yung ganun bagay para lang kayo ko sila? Na ito nasa posisyon na lang ko sa nasa pag-estrat ka ng you are the Lord of Lord, Kings of Kings. Hindi mo gagawin yun eh. Pero dahil sa kanyang pag-ibig ng minamahal ko, iniwan niya yung langit yung makawala ko ng doon para lang sa isang maraming tao. Kung tinignan ba't aking i-estimate sa akin sa inyo, pero pa dapat eh. Pero salamat sa Panginoon, ginawa niya yung mga bagay na yun. That's right. Ko, please consider that thing, the position. God is like, number two. Number two, not just the position, but the price you pay. The price, consider the price you pay, mga minamahal ko. If you would see, mga minamahal ko, sabi ng Bible, let us see, Colossians chapter 1, verse number 14, this is just basic verses that I will tell to talk to you once again. Colossians chapter 1, verse number 14. Sabi dito, in whom we have redemption through what? His blood, even the forgiveness of sins. Another verse, 1 Corinthians chapter 6, verse number 20. 1 Corinthians chapter 6, verse number 20. Ano ba kayo? Masayin ko lang sabay-sabay. For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are? Maminamahal ko. May presyo yung binigay sa atin, mga minamahal ko. Amen! Yes, eternal life is a free gift. But the price that was paid for that gift was priceless. Hindi kahit ang basa na kahit ano bagay yung binigay sa'yo, buhay mo wala nang gan. Kahit pag sa'yo sa Panginoon, Panginoon ako pilang patapatakas sa kanan, pwede mong makita, mga minamahal ko, kahit patay, ginawa ng Panginoon, usap-usap ang bagay. Christ that was faith is enough for us to see how faith us. Ano po, kung gaano man kalina tayo, kung gaano tayo kahingin na lang dapat, pero salamat sa Panginoon. Hindi pa naisip, gano'n ka lang kamahal ang Panginoon. Kung saan, mismo sarili ng dugo ang ginamit na pambayad para sa iyong mga kasalanan. Ano po, that is only that number three, the punishment
the punishment that he endured. Consider the punishment that he endured. Consider the punishment that he endured. First Peter, okay. Chapter 2, verse number 24. First Peter chapter 2, verse number 24. Ibasahin po natin. With his own self, there are sins in his own body on the tree, that maybe that sin should live unto righteousness by whose stripes. Kami naman po, kung lahat ang sakit na ginanap sa aming Panginoon, ikaw na ang bigyan ng lahat ko, lahat ang sakit ibigay sa iyo, kami naman po, para lang sa kaligtasan mo. Hindi mo sa doon pag-ibigay mo, kami naman po. Ikaw pa na, ikaw na individual, kaya mo pahirapan para lang sa kaligtasan mo, para lang mo palagay ito. Hindi. Bilang tayong tao, hindi natin natin mga kalabahin, we are selfish. Ganun tayo mga tao, pero salamat ka po, Panginoon, na kung saan iniwan yung kanyang decision sa namin, binayaras, umihiga ng kanyang dugo, at yung pagpapahirap na dinasa ko ngayon, mga ko, who can only tayo kumbasa? That's right. Hindi pa lang po yun. And last thing, na kung saan tayo kapag-consider mga kanyang ko, how sweet or how sweet that love ang kanyang ko na pinakita sa atin ng ating Panginoon, the promise that He gave to you. Amen. The promise that He gave to you. Once again, John chapter 2, verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believed in Him should not perish but have everlasting life. Amen. Amen. Yung pangako na binigay sa pagdating sa Panginoon, hindi kahit mo sa nakat kami. Buhay na walang hanggan. And just only that, from the time that you lose someone, you were now a child of God. To when I am going to the Bible, John and Paul, sorry, but as soon as you see it today, they be found to become that. So it's nothing. You know, what's the matter with that thing? You were the son and sons of God from the time of Christ and the Christ of Christ. Ang mga mga ko, consider that itong daan ako dinahalo ng Panginoon. At sabi ng Bible, ito po sa 1 John chapter 3, sabi nga yun eh. Sabi, behold, what manner of God, the Father that bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Ang mga mga ko, hindi na natrapat ako kung wala nang producing. But I am diablo eh. Pero sa laon sa Panginoon, ang dinahalo ko si Cristo, sabi niya, ikaw ay ibigay sa iyo. When we say the word bestowed, it was, sabi niya eh. Kasi with the word gift or binigay mismo at ito yung regalo, sabi niya. Ang minamahal ko, gano'n na lang kabiyaya at gano'n na lang mag-iundi na pag-ibig sa iyo ng Panginoon. Kaya mga naman ko yung ako pong ginagawa ng isa-isang bilihan. Always remember, it's not of yourself. Hindi ini sa iyong saling gali, hindi sa iyong saling kakaya ng minamahal ko. It was love God that moved you to do that thing. You can sing, you can jump. You can give praise to God, that mga naman ko, you can do everything, mga naman ko. It is all because of His love, mga naman ko. Na binigato na sa'yo, binigay sa'yo ng time na nagawa si Cristo, mga naman ko. And in relation with that, doon tayo magkakating preaching, mga naman ko. Introduction lang po yun. Ito lang po tayo sa ating preaching. Ano po? Sa kabila ng pag-ibig ng Panginoon, dahil ang pag-ibig sa akin ng Panginoon, ano naman, ang pwede ko maibalik sa Kanya. Ano, sa magbita ng kanyang pag-ibig, paano ako magiging kadamit gamit sa gawain ng Diyos? Ano po, 5 things that I just want to share, ano po, ngayon pong gabi ito, ngayong hapon na ito, after this, we will go home. Ano po, number one, ano po, having the love of God that would empower us or so many. Having the love of God that would empower us. So, sa ito nga, ibigay sa di muna tayo ginagawa ng Panginoon. Kaya sabi niya sa verse chapter 19, sabi niya, we love Him because He first loved us. Kami naman ako, the heartbeat of God, parang hindi ako di kaluluwa. Yeah. Ang sabi ng Bible, kung mabatay yung buong sabi ng Matthew, sabi niya, He was moved with compassion to them. Kumakita ko sa'yo mga tao, kami naman ako. The heartbeat of God should be our heartbeat, kami naman ako. Yung, kung ano yung iniibigit niya sa'yo mga tao, kami naman ako. Kami naman ako. Amen. It was His love that would empower you or us to go on soul winning. Amen. And if we go, and if we are empowered by His love, number one, you will have that compassion. You will have that compassion. It is hard to love that which is unlovable. You cannot be able to give it.
Alam po, alam niyo yung mga babae, no? Alam niyo yung mga happy ladies, kahit ang pupukong isa yung lalaki, pwede mo talang kaibig-ibig, ang hirap ibig eh. Wow! Bakit yung paglulungan pa sa katulad, ang hirap talang kaibig-ibig. Wow! Hindi ko siya kaibig yun eh. Pero tayo nga po, kung minamahal ko, hindi naman atilitin tayo yung physical, hindi naman atilitin tayo kung ano yung katatayo sa buhay. Ang nakita ko ng Panginoon, yung kanyang kasalanan, yung totoong impyerno eh. Kaya kung mga minamahal ko, sabi ko, pag tayo mga minamahal ko, huwag tayo mag-ibig kung sino ating gawin sa Panginoon. Eh, dito na ako, kasi mga buhay ko yung iwin ko dito, ano lang sa pagkatayin. Hindi mo minamahal ko, sana po sa iyong paghalo, sa iyong pagsasumilig, alam mo lang yung ginawa, ikaw na sa trabaho, ikaw ay nasa eskwelahan, ikaw ay nasa bahay. Sana po sa iyong pagbahagi ng salita, wala kang pipiliin mga minamahal ko, sapagkat hindi ka naman sana pipiliin ng Panginoon, pero dahil sa kanyang pag-ibig, pinili ka niya. Kaya sana po mga minamahal ko sa paghahagi mo, ano po sa pagbigay mo ng tax, ano po sa pag-witness ko mga minamahal ko, you show the love of God on that day. Amen. Mga minamahal ko, let us have that compassion. And it is His love that will give you courage. Ito'y mahirap ang minamahal ko eh. Sabi nga ng Pastor Narayan, tawag sa verse dito po yun. There's something in love. Ano po? Kung alam mo po na yung tama ka minamahal ko, at alam mo na papahamak yung taong yun, dahil yung iba ka sa inyong ibang ngayon Kristo. Minsan na natatakot tayo mga minamahal ko. Natatakot tayo yung paakit sa kita ng Diyos, sabihin natin na may impyerno. Natatakot tayo sa lahat ng ilangit. Natatakot tayo sa lahat ng tayo. Kasi sa pati talaga sa mga sarili na kung saan, parang hindi naman kapag dapat eh. Pero sa mga Panginoon mga minamahal ko, biligyan tayo ng pagkakataon, ng privilegio, dahil sa kanyang pag-ibig na makapag-ibig sa kanyang makapag-akin ng kaluwa. Kaya po ang aking pinamahalig sa inyo mga minamahal, huwag po tayo manginawa sa pag-akin ng kaluwa sa Panginoon. Kung mga natin, pagkakataon mga minamahal ko, in two days, ano po, kung ano yung mga isa ng pag-ibig ng Panginoon mga minamahal ko. Ano po, at sa mga that number two, it was His love that enabled us to sacrifice in His word. Ano po? Yung kanyang pag-ibig na pinagkatiwa na binigay sa atin, ang siya nagbigay sa atin na kakayahan na magsakripisyo para sa kanyang gawa. Dahil na wala po, ministry is not a playground, it is a battleground. Sabi ni Igaw ni Pangso. Kami naman po, day by day, every time, maraman po tayo malabas sa ito dito. Amo to ay hindi perfecto. Kami naman po, at salamat, may pag-asa ng salita ng Diyos. At bimangan siya na dito, kami naman. Kaya po, sana, ang aking po panalangin at aking dinatanangin, maging ang aking pasto, maging ang ito mga aral, sana po, ano man ang maging kalagayan natin po sa duhay na ito, magpatuloy pa rin tayo. Alam niyo po, kami naman po, hindi na po ako walang milagro ng Panginoon, walang mga sacrificio. Alam niyo po, yung ginagawa niyo sa sacrificio at every time you have that sacrifice test, ano po, mga naman po, it was a sweet smelling sin sa harap ng Panginoon. Kasi sino sa mga panagbataya mo eh, kung gano'n ka lang siya inibig eh. Ano ngayon po, mga naman po, yung sacrifice na atin pong ginagawa kayo mga naman po, kung titignan niyo po yung sacrifice ng mga unang Kristiyano, wala sa kalitingan. I remember last Thursday, alam yung madalawin ninyo. May pastor nag-preach, sabi niya, yung, ano? Fair trial kung saan tinataas ko mga minamahal ko. Hindi pa yun eh, wala pa yung mga minamahal ko eh. Yung ikaw ay kuyain, dahil lang si mga sa panapalataya mo. Yung ikaw ay kusigil ng kamakarap ko, kasi panapalataya mo. Wala pa yung mga minamahal ko eh. Have you experience ako saan? Dahil sa panapalataya mo, papatayin ka? Dahil sa panapalataya mo, mahihirapan ka? Dahil sa panapalataya mo, pwede mawala yung mahal mo sa buhay. Dahil sa panapalataya mo, wala yung mawala yung gusto ng buhay mo mga minamahal ko. Yung panit tayo talaga sa masarap ng Bible eh. Pero kung bakit yung mga unang Kristiyano nagawa nila kasi yung pag-ibig nila sa kanila, ipinakita nila sa Panginoon kung saan Panginoon, mahal ka namin. Sapagkat puno mo kami lahat, kaya gawin mo namin yung mga bagay na ito. Kahit masakit, kahit mahirap, kahit alam ka lang kung saan, buhay ang kabalik. Pero dahil minahal mo kami, gawin namin ito. Mga minamahal mo, yung pinas ko may bahagin sa iyo, you would never put your love on that as you sacrifice for something. Mga minamahal mo, sakit lang sa kumbisyo tayo eh. Kung kailangan yung sacrifice yung oras para lang sa gawain ng Diyos, mga minamahal ko, 24 hours a day you have, mga minamahal ko. Ilang oras kinugugol mo para sa gawain ng Diyos? Ilang kinugugol na oras para sa mundo? Nakakalungkot, marami mga kasi ang sinasabi na nagsakripisyo ako para sa Panginoon. Pero kasi nagawa ko para sa gawain ng Diyos eh. Bakit? Mas mura yung palawin niya para sa mundo eh. At ang nasa nilang sacrifice para lang ako makapanalangin. Ang nasa nilang sacrifice para lang ako mga kapatid. Ang nasa nilang sacrifice para lang ako sa salita ng Diyos. Ang mga ko, yung
Panginoon eh. Yun yung recognize ko sa mga nalagusang kung ano pa talaga siya. You could sacrifice for something mga nalama ko. Whether it be time, whether it be money, whether it be treasure or cash, everything ang mga nalama ko. Kung kaya ko isang Diyos sa Panginoon gawin mo. Amen. Sa pagkat kung hindi niya ang mga nalama ko, yung mga nakuha sa akin, hindi mo kayang patayin eh. Pero sa lahat, tama na sila. Kasi mahirap kung ako nandoon eh. Hindi mo lang kung kaya sa Diyos yung buhay ko eh. Pero sa Panginoon, may mga nakuha sa akin eh. Sa lahat sa Panginoon, meron tayo yung pagkatatapos sa kahit sa mga ulit ng mga bagilang we can sacrifice. Yes, amen. Kasi tayo ulit pa. Okay, number three. I just it would make us sacrifice into his work. It would equip us to stand in his work. Amen. Yeah. Having the love of God would equip us to stand in his work. Ang minamahal ko. Ang minamahal ko, nakakulungkot. Parang may ako siya ngayon, wala na sa gawain ng Panginoon. Yung salita na kung saan pinangahawakan nila mga minamahal ko, hindi nila habang. Parang may mga kusyano ngayon, iliwan niya yung salita ng Diyos. Ang minamahal ko, nakakulungkot eh. For you, hindi naman minamahal ko, hindi naman iliwan ng Diyos eh. Tuloy tayo yung minamahal ng Panginoon. Kahit sa tingin natin ang kusyano, para bang tingin natin para wala ang Panginoon, hindi maramdaman, hindi makita. Hindi yung makita yung pangako ng Diyos, ang minamahal ko. Tuloy yung salita ng Diyos eh. Nakakalungkot ang maraming mga kusyano na kung saan na wala. Nakakaranas sa mga konting kahirapan, nakakaranas sa mga konting problema, kala na nila nito ko yung salita. So, minamahal ko, ang sabi ng salita ng Diyos, minamahal ko, it is written eh. Nakasulat na yung pangako ng salita ng Diyos eh. Ang nakakalungkot ng maraming kusyano ay mag-stand sa salita ng Diyos. Sana po mga minamahal ko kayo po makukong ito. Ano man ang mangyari, ano man ang maranasan mo sa buhay mo, yung stand for His word mga minamahal. At kayo po rin po yung salita ng Diyos. Kung ano yung sinabi ng Bible ko, kapare. Kung sinabi ng Bible ng kasalanan, yung pare ko ang minamahal ko. Kung sinabi ng Diyos ng mali, ay, ang minamahal ko. Sana yung stand for His word. Amen. Kasi maraming mo siya, ngayon, sabi na nila, I can't believe it all, pero pag-usapan na, patukos ka ng palatay, pinapalana. Hindi nila yung sinabi ng salita ng Diyos. Pero po, I just only that number four, it was his love, having the love of God, who enlightened us to separate from the ways of the world. That's right. Having the love of God, that's right, would enlighten us to separate from the ways of the world. Yung pag-ibig ng Diyos na nasa ating mga nangako, kung magpapalino sa iyo, muli magpapaalala sa iyo na umiwalay sa gawain ng mundo. Let us see. 1 John chapter 2, verse number 15, down to verse number 17. Andiyan na po ba kayo, mga minamahal? Amen. Kasi ayaw po natin sa sabay-sabay muli. When did I begin? Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world passes away, and the last word of but he that doeth the will of God abideth forever. Ano pong sabi ng Bible mga minamahal ko eh? In having the love of God would help us, would enlighten us, ano po? To separate from the ways of the world. Mga minamahal ko, alam niyo po, ang problema ngayon ay lang lang sinasabi sa Bible study, lang sinasabi yung mga kaya sa mga Baisiya pa, ano pa sa bataan ngayon, sa bataan, ano po? Hindi na kayang, the word sabi, hindi na kayang i-differentia ng tao kung ano ang tama at mali. Right seems to be wrong and wrong seems to be right. Hindi ang problema ang buto lang ngayon yung mga minamahal ko. But having the right word, which is the word of God, would help us to separate from the ways of the world, mga minamahal ko. Amen. Wala ko sama na kung saan mag-enjoy ko sa mga gadget and everything. Wala ko sama na kayo mag-enjoy. Ano sa pagdating hindi naman yung pinag-atawalan ng Panginoon? On John chapter 10, verse number 10, sabi niya, I give them that to be having more abundantly. Wala mo sa katulang ng masawala ang masakit kung yung pag-ibig mo na para sa Panginoon, yung operasyon mo na para sa Panginoon, na iinilipat na, nag-drive out na para sa mundo. Yan ang masakit mga minamahal ko eh. Yung sanang oras yung binigay mo para sa buhay ng Diyos, hindi, nalilipat na para sa mundo. Wala masama po sa mga bagay na ginagatawalan ng ilang paano Panginoon mga minamahal ko. Ngunit anak, masakit at anak ang kalungkot kung yung oras, panahon at mismo ikaw na ilalayo na ng mundo at yung pag-ibig mo na sana para binibigay mo para sa Panginoon na siya nagligtas sa'yo at unang umibig sa'yo, inailipag na sa mundo. Ako! Maraming mga kasama ngayon mga kalaman ko, yung standard ng mundo, yun ang standard.
standard nila, nila yung standard ng salita ng Diyos. Ano ba nakakalungkot pang minamahal ko na maraming mga kasalanan ngayon ako sana-sana ang maharap nila yung manampalataya na rinarap ng unbeliever kasi mas guwapo daw sa manampalataya, mas mukhang may kasi sa manampalataya. Mga minamahal ko na isang muli, bahagi sa Diyos, sabi ng pangay ko, pinakakulimula ako ng ito ang minamahal ko. Ang naisip ko'y bakit ito sa Diyos ang minamahal ko, having that old standard mga minamahal ko, that old passionary hey. Mga minamahal ko, that old passion Bible, that old God in your life, Panginoon. Amen.
sinamakasalo mo saan, parang sa'yo magre-reportsubok sapagkat sa mga pasubok ay higit lalo na itatapal. Higit tayo yung malakas kang minamahal ko. Sabi nga nung sa karakter, no pain, no gain. Ah! Ano po? Yan po sa mga minamahal ko, aming walang huga. Alam niyo po yung mga nasa mga minamahal ko, kung wala yung pag-ibig ng Panginoon, test tayo po eh. Kung yung restoration tao natin sa buhay natin lahat yun, at wala yung pag-ibig ng Diyos na nasa atin, mga minamahal ko, wala na yung Kristo kinikilala, test tayo eh. Ah, test tayo sa buhay na to. Pero hindi, kasi ano mo yung pag-ibig ng Kristo? Yung pag-ibig ni Kristo sa atin, at alam mo na kung sa ikiligtas, at alam mo na kung saan ang pangako, na isang papalayo kayo kayo, nagpatuloy mga naman ko, yung ang siya nagiging lakas mo para magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Kahit alam mo mahirap, kahit alam mo kung isa din mo kaya, kahit isa na parang alam mo wala ka nang dito, wala ka nang tatutok sa pulsa mo, kahit parang alam mo bukas na, parang maglalakas ka ng pagpunta sa trabaho. Pero mga naman ko, dahil alam mo, ang pag-ibig ng Diyos na siya nag-iingat sa'yo, alam mo na kung saan mga minamahal ko na yung pag-ibig ni Kristo ko rin papaalala sa'yo kung saan magkamag-quit, anak ko, huwag ka mag-quit sa pagdating ng pangako ng Panginoon, mga minamahal ko. Having the love of God will enhance us to stay once again on His will, mga minamahal ko. Sabi ng pari mga minamahal ko, hindi naman nakakalito itong Panginoon eh. God is forgetful to your neighbor of love, mga minamahal ko. Ano po yung pangako ng Panginoon? Please tell us to obey, mga minamahal ko. Tapi it comes to us to be this. Let's say honestly, no matter what. Except because of our own strength that we can bear this things, despite the sufferings every day. It's because of His love. We love Him, we love the brethren, we love the Word of God, we sacrifice for the Word of God, not because of our own. Because God, the first of us, gave Himself for us, and that's why we can love. Hey! Wala sa ako, may itong oras ko dito. Muli, makikita rin sa atin. Amen! Hindi sa aking sarili. Hindi ako patapos sa gawa naman sa aking sarili. Hindi ako patapat kasi hindi sa aking sarili. Kundi dahil sa pag-ibig sa pag-ibig ng Panginoon sa akin. Amen! Behold, the hand of God, the power of the Son of God, the Christian Paul. Amen! Ay po kayo lahat, ay po yung lahat.